kasalukuyan wala pa din nagbago. Bulong sumisingaw, umaanigasa, ang baho ng sistema, di pa rin babago-bago. Letting all y'all clowns know what time it is, and it goes like this. Eto talagang nung nalaman ko siya makakalaban ko, tsaka nung nalaman ko huling laban nga nitong taon, Ahon. Pagkakuha ko pala ng laban, pinaghandaan ko na agad, tinapos ko na agad, pinlansya ko na lahat ng dapat kong gawin. Tsaka sinigurado ko hindi ako magkakamali ngayong gabi. Siguro magiging style clash to. Magkaiba kami ng style, moron technical and siya, flow at ano, moron punches naman ako. So, titignan na lang ng manonood kung kaninong style yung mag-iiba ba? Siguro yung pagiging agresibo niya rin sa delivery tsaka yung pagpapatawa niya, yun, medyo nakilala siya doon dahil sobrang epektibo naman ng ginagawa niya pagdating doon. Kulang siya ng punches. So, parang siguro dyan ko parang may advantage ako dyan para sa akin. So, sana. Tol, galingan natin. Good luck mamaya. Yun, sana magampanan natin ng maayos to, matapos natin ng maayos, but yun, kita sa tayo mamaya, pakabaan na. Sa galingan mo, ginalingan ko din, mas grabe yung ginawa kong preparation dito kaysa sa last time ng gubat, kaya sana handa ka rin. Check it out. Flip Top on 14, day 2. Pangapat na laban na ngayong gabi, second quarter na natin. Dito pa rin, TIU Theater Makati. Flip Top magigay para sa parating nating laban, oh. Shoutouts pala kay Extreme Gaming at TMT Play, Silipin nyo yan. At syempre sa lahat ng mga represent collab, lahat ng support ng tunay, live at online, lahat ng MCs na buo-buo na liga, at syempre Flip Top staff, silipin nyo mga bagong disenyo natin dyan sa Flip Top official merch. At sa kanan ko, Kainta represent, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Onyx. Sulat na sulat ka na mabubuo ng libro, dire-direcho at walang balang ihinto, hanggang sa kuminang ang parang-parang ginto, iba yung dating ko. Shoutouts nga pala sa Unlimited Trip Shop by Boss Teo, tsaka Carlo Bautista, Fernando Llamas, tsaka sa Grillas Chris, PH, Yogang, Bata Bloodway, Rehipmo. Shoutout sa Rehipmo palagi yata. Sa kaliwa naman, Tacloban City represent, para sa inyo mag-iay tayo lahat, para kay Kenzer. Akin sisikapin, nasirain, no, binigay mo na tiwala. Laging panalangin, magkapiling ka sa hirap ano ginawa. Shoutouts kay Simon, Crystal Regionator 8, Kerlans, Nico Medroso, JDA Plus Record, A-Snap, Young Boy Nook, Ain't Fake, Blue Cheese, Wasteland, Black Box, Black Bandits, Sagaron Gang, Olympics Gym, G13R, Blessed Cartelo, 5-3 Battle League, Rumok Hip Hop Collective. Nanalo ng coin to si Onyx, pilili niya mauna si Kenzer. Tig-dalawang minuto dapat, pakinggan natin unang banat, Aon 14, Day 2, Kenzer. Yo! Aon Gang! Yun eh. Yo, itinapat ka na naman sa rookie, Onyx. Walang hiya ka. Magretiro ka na. Ito'y Greg Oden laban kay Victor Wembanyama. Oo, Greg Oden. Kasi nung bago ka, nakitaan ka ng potensyal maging star pero naging bust kinalaunan. Tas last battle mo, binadibag ka ng rookie tapos di ka pa nabigyan ng suman. From champion sa tryouts to 0-4 start, nakakadismaya. Nakuha ang unang panalo sa quarantine battles kaya nag-feeling sick na siya. Kaso natalo ka agad kay Vitrum, kaya laglag sa isa buhay, yang hibang na yan. Kaya standing niya noon naging 1-5, parang 1,500. Pero congrats ngayon, 2-6 ka na, parang TF mo. Tangina, achievement yan, gago. Kasi kahit talunan ka, at least magkasing dami tayo ng panalo.
Kung yung iba sa bawat pagbagsak may natututunan, ikaw patanga ng patanga. Tas pataba ng pataba. Patagal ng patagal, vision niya sa edits niya pawala ng pawala. Pero bakit si Onyx Boss? Di pa to sa akin sapat. Kilala lang naman tong si Onyx bilang dating payat. Galing lahing bangag. Kaya may pagka-retarded sila tarantado, nagfe-feeling matigas, porket stepping stone siya ng mga bago. Walang pag-isa punchlines. Importante sa kanya, battle verses niya, saktong pagkakapantig. Sa sobrang bobo mo, tinalo ka ng taong naging unang panalo ni Bagsik. Pero alam mo ba kung ba't wala kang punchlines, Mangmang? Kasi sa tuwing bumabattle ka, lagi kang nakaganyan. Vegeta vibe ang puta. Mukha naman pang Majin Buu. Alam mo ba karem ng Majin Buu? Ang pangit mo! Tangina, feeling foreign ang puta. Ika nga ni Lil Weng, pagbalita rin yung Onyx Kano. Ulit. Yo, feeling foreign ang puta. Ika nga ni Lil Weng, pagbalikta rin yung Onyx Kano. Tang ina mo, dapat pangalan mo Opangs kasi ilong mo'y pango. Tang ina, paano ka ba humihinga ha, tang ina mo ka? Walang lagayan ng kulangot sa ilong kay yung kulangot na punta sa muka. Madalas kang matalo at sa hurado di mo pwedeng isisitsong. Natural maging cold sa'yo ang judging kasi para kang sinisipon. Di ka David Baitidad Basyado, dapat ka wakbuda artist. Ano to, bagong pauso, tunog ba'y sinusitis? Tang ina, palpak mga desisyon mo sa buhay dahil sa ilong mo, bes. Dahil sa ilong mong pango, imposibleng masabihan na Onyx knows best. Deep top game! Tang ina, Majin Buu, ang pangit mo. Majin Buu to lang arrive noon 1 and 2. Di ba? Oh. Ten. Tang ina, di bali na. Basta simulan na lang natin yung graduation niya. Puta, before, represent the batch of 2014. Okay, it's my pleasure to introduce our new battler here, chosen by our man, Arik. The professor of Battle Rap Academy. Puta, what's up, Mr. Cancer? Di ba magaling ka daw manlait? Puta, sabi mo kay Chibi, pati tropa mo, niloloko mo. Pag nagbangkit daw siya ng clothing, yung bangkit daw ni Chibi, clothing. Tunog pang pusa, goddammit, puta. Sus! Samantalang nung pangalawang bara na, bigla ka sumisigaw ng oh my God. Puta, oh my God. Oh my Brad, oh my ka na kay God. Padala na kita, Brad. Puta, nung pangatlo, malupit. Pagdating daw sa linya, puta siya daw yung pinakamahusay na tattoo artist yung gumagawa ng cover up. Cover up? Puta, baka cover up? Hoy, Roger Dad, puta, rapper na naka-undercut. Puta, manok ng takloban, eh sabaw. Baka chicken stock, ha? Ako nga pala si Onyx Tol, yung Calabarzon champ. Sinaulo parang aking cap, sinapuso, sinabuhay yung aking rap. Siniguradong hanggang dulo, pagiging active at yogang yung aking grupo. Pinatatoo ko, hindi yan cover up. Ha? Putang ina, hindi yan cover up. Okay ha, hindi yan cover up. Yogang yung aking grupo, pinatatoo ko, hindi yan cover up. After that, puta, kung iguguhit daw yung buhay niya, yun daw yung pinakamagiging trending na painting ni Richard Gomez. Sa diction, sensitibo ka. Oh, ha? Puta, sa diction, sensitibo ka. Okay, puta, under pressure, oo, under pressure sa flow kong flowless, masahita ni Lucy Torres. Shouts out dun sa mayor niya. Puta, yung manok nyo, nandito na. Ako si Onyx Tol. Puta, ina, Pilipinong Pilipino, pero yung galawan pang pilam. Di ba? Pero bunga lang yan ng Bohol at Leyte nagsandugo. Naging isang buo, nag-init pagkulo, sa gilid na upo, tas biglang nag-message si Enigma, naku po! Puta, kasi galit daw siya sa hindi nahihiyang magsalita ng walang kwenta. Nung chinek ko, siya, ganun din, nahihiyang magsalita ng walang kwenta. Oh, ha? Nagbago ba? Puta, hindi, di ba? Puta, yung mambastos, hindi mo bet para bumenta. Eh, ba't nandito pa yan?
Puta, Nigma, pauwiin mo na yan. Nung una, galit ka. Ngayon, laban na laban. Ha? Bakit? Masarap pa sa pakiramdam? Pagkatapos mo magkupal, bayad ka pa dyan. Oh, di ba? Puta, baka sabihin, pareho naman, ulul, hindi tayo pareho, meron tayong kaibahan. Kasi wala kang aral, wala kang kabuluhan, wala kang katuturan, puta, walang magandang idudulot yung pagtungtong mo sa kwan. Isa kang anay sa tahanan ng sining ganyan. Palukto, tulugan diwa, masakla pati yung dila, nagpabaka makabayang, itinatwa pati yung wika, baka hindi mo nga alam yung mga tunay na kahulugan ng kulay sa bandila, ha? Makabayang ka? Alam mo ba? Pag alam mo, talo na ako, paro. Oh, puta, hindi ako na lang. Puti, para sa kalinisan, ba? Kapayapaan, kalayaan at pagkakapantay-pantay. Yung asul para sa kapayapaan at katarungan ba? Yung puti para sa kagitingan ngayon kung makabayan kay. Yung pagpuna sa diksyon at wika ang dahilan kung ba't isa kang malaking sablay. Puta, updated rhymer ang puta. Sa cypher, sa limpusa. Yung timer mo, Enigma, pwede bang pakihinto na? Kasi uululin ko to, puta, para yung aso dun sa parking lot. Si Geto Gecko, ang alter ego, si Rabbis Cat, ikaw, mukha kang may Rabbis Par. Putang inang yan. Ako, mas late pa ako kay Travis Cat. Hoy, mas late na mas speed sa intermediate at pag nag-speed ang sit yung laway, pati yung lyrics, Brad. Puta, pure skills, no gimmicks, puta yung simile at metaphor pang top tier brand ngayon. Eto na ba yung pandayo? Okay, nandito ka para gampanan. Puta, nandito ka lang para gampanan. Okay, ayos yan. Pero iuuwi ka ng puting karo at hindi itim na van. Sa barko, ineroplano na kahon yung lalagyan, laman ng ulo at balita ng mga pahayagan, yung probinsyanong napagkamalan, patay nung manlaban! Kayo lang to, veterano na, akala ko ba naman sa ito? Talo ka na, buti alam mo. Tangina, akala ko ba naman, mga banat niya ang pait. Anong tawag doon, flow? Baka flow, para kang may sakit. Ang inang to, akala niya sa mga banat niya ako ay wawaray. Dinis mo diksyon ko, Team Eroy pagwaray. Yo, sabi niya kay Husky 7 years ago, mga baguhan lang kaya mo. Well, look at you now. Kahit baguhan di mo kinakaya, iho, a piece of advice. Di masamang magbago ng estilo, lalo't kung yung ginagamit sa kasalukuyan, di epektibo. Kasi tang ina mo, battle rap to. Nagrarap ka lang, di pang battle material na dala. Walang silbe, matatalinhaga na titik pag ang kalaban, walang hapde na nadama. Halos lahat ng katunggali mo, umuuwi na masaya. Habang ikaw umuuwing, laging walang napapala. Kasi di ka pang battle rap. Nasa YouTube ebidensya. Nakikipagpalitan ka lang letra na di ginagawang tinta ang dugo ng kalaban sa pagsulat ng linya. Tangina mo, sulat ng linya, tapos puro ka pa parang. Di naman masama magsimili, pero pag laging ginagamit, nakakawalang gana kahit sino na may mention. Puro ka kumpara, tangina mo ka, para kang nanay na nagsisermon. Tangina, sabi niya kay JD, anong feeling ng tanga? Sining magiting, bobo sa balarila. Bobo sa balarila. Bobo, tangina mo! Bobo ka, magkabisa! Balarila pangor! Tangina, dapat sa'yo tinatanong yun eh. Anong feeling ng tanga? Nag-joke, lalim-laliman, kaya di nakahinga sa sariling bara niya. Most viewed battle mo, mga rounds lang ni Moss ang tumatak. Di naalala nung tao tong katunggali sa labanan. Kasi paano ka magiging memorable kung sarili mong linya ay di mo natandaan? Kung di ka rin lang magsasalita, dapat di ka na naparito. At sa pagsulat, huwag ka na magpakahenyo kasi itsura pa lang halatang di ka matalino. Tangina mo. Tapos, pinagtritripan ka na ni Arik. Di mo paramdam, manhid ka na being. Kasi yung hugis na mukha parang babaryan donut na walang feeling. Tangin ang to, desperado, veteranong desperado pa rin makabattle. Kaya sa line-up na isingit, sa sobrang pangmamaliit sa'yo ni Ari, kitinapat ka sa ngayong taon, nag 1 minutes. Pero alam mo bang, may similarity kayo ni Moth. Di nga lang sa galing. Kasi si Moth malayo nang narating, habang ikaw malayong may marating.
Kasi since day one, skills mo pang day three pa rin ang ahon. Kasing bobo mo si Mr. Waterson sa The Amazing World of Gumball. Ang inang to, sabi niya, siya'y malalim na baha. Pinagsigawan pa ng bobo. Pinatunayan mo lang sa lahat na puro basura lang ang laman ng flow mo. From 1 minute, naggubat, nag-ahon. Nagawa ko yun ng isang taon, Mr. Mid-Tier. Kaya di na ako magugulat kung makasali ako sa isa buhay next year. Baka naman bars, bitch. Isa buhay next year, gago. Mamaya, pag uwi mo, patay ka na. Yabang-yabang mo, ha? Puta, natuto ka lang mag-Tagalog. Kala mo kung sino ka na, ha? Cancer versus Zero MB, boss. Yun yung una niyang laban, tama? Cancer versus Zero MB. Puta, di mo nakuha yung punto. Akala mo siguro, karangalan, makalaban sa tanghalan yon, insulto, gago. Saraniba, puta, pinag-tri-tripan ka na, di ka man lang nagtaka. Paano tatanga-tanga, puta, kaya nga Zero MB lang o Zero MB lang, kasi Zero MB lang yung kasag yan sa memory niya. Puta, hindi one. Tamad na tinulugan lang ng kiss, ikaw yung late, kaya nga dapat na iniwan ka daw nung misis mo, may number 2. Oh, shit! Paano? Puro kasi chismis yung nasa crap. Samantalang ako chismis, malakali papap sa apip na napasarap-sarap na adik sa kadadakdak. Panis, yung bolen, puta pang kantong half-court ka lang yung laro ko tol, pang pibakap. Puta, one of the best here, I'm still alive. Sumaktong nag-rhyme pa yung I'm still alive sa na-steal yung wife. Putay nagawan, yung bola nabitawan, di inabot, di nahabol, yung tinira nung kalaban. Puta, pagpagkalawang ka lang sa stainless na. Anong sabi mo nung laban mo kay Zero MB? Ikaw lang yung rapper na walang sinabi, so walang sinabi na walang sinabi. Yan dami-dami mong sinasabi, di mo na lang sinabi, speechless siya. Ah, puta, di ba? Pati mo na lang sinabi, speechless siya. Tacloban pride na no identity. Puta, bahala ka, bahana. Di lang to natural disaster, may chemical pa nakasama, di ka naaabutin pa ng bukas. Ngayon, uulan ng bara. Puta, dito sa Repen... Oops! Dito sa Repen F-Town, gumigangsta. Puta, dito sa Repen F-Town, gumigangsta. Itong taga-tackdown, mananakdown, malansa, tunog, dilata, puta. Alayangs down, kaya hands down, ho, yung baktol mo, malala na. Puta, ito, Master Tolo. Panghilamos mo, ha? Eto pa, hindi, huwag yan, ito na lang, ho. Magligo ka na muna! Puta, inatakloban, ibaba na. O takloban, kas ibaba ka. Di ba gusto mong mag-trending ka, kagaya ni Ibana? Sa lawal mo, ibaba na. Ipakita mo sa masa. Puta, parang yung pride niya ang inuya niya. Ngayon, yung bibig bubula kung bibigyan ba ng pagluluksa o pagkilala? Ang sagot, hindi, kasi wala nga. Kasi dito, tol, sa Manila, pag sinabing Tacloban, ha, si Disaster, di si Cancer, ang madalas na aalala, si Yolanda. Puta, yung diskarte mo, basa ko na. O, di ba ganyan ka? Basa ko na. O, puta, di ba walang pag-asa? Panlilibak, panlilibak, panggatong lang kung magsiga ka. Mawawala, manghihiya, mangangapa, namumutla pa. Yung binaril niya daw sa ulo, tinamaan malala na. O baka yung tama mo sa ulo, yung talagang malala na. Ha? Puta na ba rin sa ulo, tinamaan malala na? Nananakot pa yung gaga, eh hindi nga namin alam kung buhay o namaya pa. Buhay ba? Dapat dinediretso mo. Kumukurapi ka ka pa, ano? Puta, kuruta ka, yung mata namumula. Naisip ko siguro dumudubi siya. Puta, pero hindi sa itsura mo, tol. Nagra-rugby ka, puta. Isang dekada na pala mula nung una kong labas. Kada 4 na taon may bagong nag-aangas. 2 henerasyon, 8 taon, ganyan ako sa iyong lagpas. Binhing itinanem, bubunga din sa paraang panlilimas. Kaya diniliga ng dugot pawis yung aking bawat kalatas. Puta, yung abono sa pinatutubo ni Aniba madalas. Dekada-dekada pa binibilang tapos gusto mo na agad mamitas. Puta, nung... P.O.I. 7 trials platform si Abra. Gusto mo na kagad mapitas. Pukinan, hoy! Askal na nakalas na walang lakas. Basta, puta. Di ka nga umubra kaya, klas. Time. Ring balat, may karate! Ibaba ko daw pants ko. Tanginang to, sobrang gay. Props! Kinanakaw ka pang dilata on the way.
tanginang to. Speech, daw, di ko na lang daw sinabing speechless, tangina. Ikaw, ba't nagrarap ka pa? Di ka na lang magsalita. Tangang puta. Nung round 3 niya, sa laban nila ni Moth, ang sabi niya kay Enigma, tawagin mo na lang ako kapag time ko na. Tanginang to, Wambo! Gusto mong tawagin ka pa ni Enigma kahit sinisimulan mo na round mo? Tanga ka ba? Sinadya mong mag-freestyle sa battle na written format. Ganyan ka mag-isip kasi tanginang ilong yan di maka-inhale ng sapat na oxygen para sa utak. Sabi niya kay Charisma, dapat sa liga hiwalay ang legit at fake. Tangina mo, nasusobrahan ka nakaka-cellphone. Marami na ngang division ng liga, gusto mo pa ng legit at fake na division. Tangina mo, fuck legit at fake. Dalawa lang ang tunay na alam kong division ng liga. At yun ang hanay na malalakas. At hanay ng mahihina. Tangina, sabi niya kay Bitrum, aking setup, di pang wak. Oo, totoo naman kung ating hihimayin. Ang problema lang, pag setup lang yung kaya mong gawin. Puro setup. Kaya asis sa pilido, di nakatakataka. Tung puro pasa sa akin ang mapapala. Kasi pinaulanan ko to ng suntok na parang binugbog ng buong 3GS. Magiging kulay violet ka na parang fan ng BTS. Pero speaking of pasa, naglalaro to ng basketball. Mga kalaban niya, madalas siyang pagalitan. Kasi sa barangay nila, kilala tong dirty player. Nang dahil sa appearance. Kasi tignan nyo naman itsura, di pang public figure, public CR, pwede pa. Kasi ang pangit ka na nga, ang dungis patignan, tas puro kasitan lang lumalabas sa bibig niya. Tangin na, trabaho niya sa Facebook, rapper at yogang. Wow, ang tindi mo. Astig din yung grupo niyo eh, no? Subscriber, 17. Mas marami pang followers Facebook page ko kaysa sa'yo. Sinasabi ko lang para alam mo na tumatanda ka na sa liga, wala pa rin taong gustong sumunod sa yapak mo. Tangina, nagposto. 10 days na lang. Ahon na. Sana makabawi. Ipagdasal niyo ako. Tanginang tong labo. Ipagdasal ka? Bakit? Akala mo itotolerate ka ni Lord mang lait ng tao? Gago! Para kang bakla kung mag-market ng laban. Di mo magagamit na maayos ang armas na di mo pinagkakatiwalaan kaya kang ipanalo sa bakbakan. Walang kumpiyansa sa sarili. Yun ang aming pinagkaiba. Kasi kung siya, sana makabawi. Ako alam ko sa sarili kong dudurugin kita. Madalas ka nang itapat sa mga bago. Di pa rin nakakatsyamba. Halatang mongoloid kasi trinatratong bata ni Enigma kahit na matanda na. Hoy, Mr. Mid-tier na 8-year vet! Di mo ko dito malulupig. Veteranong di mapulutan ng aral kay ginagawang pulutan ng mga rookie. Time ni Meroy! Puta, kita mo, sakit mo sa tenga, gago ka. Kita mo na? Kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na, kita mo na. Pag-usapan naman natin yung kanta mo, yung pagmata. Di ba? Yung kanta mo, yung pagmata. Siguro yung madalas na soundtrack mo pag bata. Oh, pag mata, puta, dilat na dilat ka. Putang inagising, gising, gising, oh, pag sa Tagalog isinalin. Hoy mata, puta, matauhang ka naman. Matagal ka na sarap, puta, matanda ka na dyan. Mataba ka na ngayon, puta, mataas na ang presyon ngayon sa matatas bilang leksyon. Matatastas, matatagpas, matalaspas sa balisong, matatapasay, masakit, o matatagpuan ninyong matalinhagang matatapos at matatabunan tong matali kong katunggaling, matalo ko ang ilusyon! Ano, mata? Matapang ka ba talaga, ha? Puta, baka namamalik mata? Matanggal pa, mapaaga. Puta, ano, mata? Mata sa mata ba? Ganun pa din, di uubra, bakit? Matangkad ka? Puta, hindi, di ba? Mata mo lang yung walang latay ngayon. Kung matalino ka, mata, yung salitang matagumpay, alam mong sa akin lang yung bagay, ha? Ano, mata? Mata, puta, matatapos pa ba to?
Siguro hindi na dahil dyan sa mata mo. Parang matapakan mo ako. Puta, mataimpem na panalangin yan ang para sa'yo kasi para matapik ka dyan sa mga hindi mo matanto. Matanto? Matanto? Maabot o matakbo? Matarauga sa tagpo? Pinaahon pa ako ni Aligba para lang dyan sa mata mo. Puta, oh, baka matampuhin ka masyado. Putang ina, matatanga sa may matang lawin, talagang matatanga ka, oh. Puta, matapatan mo ko malabo, matambangan sana sa kanto. Sa labas, matanungan mga tambay na may matatalas na bolo. Puta, di ba? Matanungan mga tambay na may matatalas na bolo. Matutukan ng Glock, masaksak na parang si Elsa de Lando. Puta, ano mata? Ah, oh, sarap ba na matamatahin ka? Kasi yun din namang ginagawa mo. Di ba? Sumako lang na ahon, matao. Di ba? So, di ba? Matatag ka. Gaano? Eh, matarik yung daan ko. Mataliso, delikado. Ngayon, kung mataas pa masyado, yung paglipad mo, tsak yung pagsakbo, plastado. Ano, mata? Mata, 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 mata. Matatabunan, matatauhan, matutumunang. Yung matamis na tagumpay ay para sa tumatalimang. Alagad ng sining yung humaharap. Sa kahit sino ay tumatapat. May mga bara na tumatatak. Hindi katulad mo tumatalak, ha? Tumatarak sa bungo. Tumatanda't iiwan yung bakas na susundan pa ng mga tumatangkilig sa ganitong uri ng palabas. Ano, mata? Isang linya na lang, mamatahan na kita. Ano? Ito'y dalawang anyo ng sining, mata. Yung entablado yung bumata. Timbangan ng bigat ng bara. Kung para sa gintot pilak yung hakbang na para bang oro at plata, sa wakas ay dapat nakahanda ka. Dahil ang dulong baitang nitong inaakit mong hagdan na inakatapat sa... Ice ba? Ice ba? Ice ba? Ice na! Time! Round 14, Onyx vs. Cancer. Okay, Ice Bambeses, para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0. Okay, guy. Para kay Kenzer. Yo, yo, shoutouts, Dandy, Renscreations, Norram, Del, Cedric, Andrew, Tops, 11th Street, Loops Clothing, Bronson, Tim Waray, mga rapper, Kat Balogan, Waray na rapper, Paoy, Rastabay, DJ Benz, mga taga-tres, mga taga-naga-naga, Christina, whoop! Yes, yes, all ducks, yoga, mata, plan, way. Dinoto ko round 1 si Kenzer dahil dun sa TF Angel, stepping stone ng mga bago, consistent siya, pati yung Onyx knows best. Tapos round 2 kay Kenzer pa rin yun dahil sa dun sa angle about kay Mot, malayong may malayo nang narating samantalang ikaw malayong may mararating. Bali round 3, ibibigay ko yun kay Onyx dahil dun sa mata reference niya. Yeah. Nga pala, round 1, round 2 para sa akin nakuha na agad ni Kaiser. Kaiser ba yan? Kaiser. Basta Kaiser. Tapos round 3, bibigay ko sobrang hirap ng ginawa dun ni Sir Onyx. Yun, 1, 2, Kaiser, round 3, Sir Onyx. Yo, what up, Charisma? Binoto ko si Kenzer, 1 and 2. Malinis yun. Maraming setup si Onyx pero hindi lumalanding ng maayos. Kaya yung kay Kenzer, tuloy-tuloy. Pero sa round 3, medyo nakahabol si Onyx. Bibigay ko sa kanya ng gahib na lang. Kaya 1 and 2, Kenzer, 3 Onyx. Boto ko, Kenzer. Boto ko, 2-1 para kay Kenzer. Sa round 1, nakuha niya yung... Tsaka sa round 2 din. Tapos sa round 3, mas na-showcase ni Onyx yung skills niya. So, nakuha niya yung round 3. So, boto 2-1 para kay Kenzer. Yo, bilisan ko na lang. 1 and 2, klaro kay Kenzer. Yung round 3 kay Onyx. Yun, solid. Yung naging makbakang kanina, okay naman. Nairaos natin na maayos. Nagawa ko yung best ko. Nibigay ko lahat ng... mga dapat nilang marinig. Round 3 nung nireference ko na yung puro tungkol sa mata na yun, solid yun. Kala ko di ko siya ma-spit na maayos kanina, kala ko magkakamuli ko pero nailapag ko siya ng buong buo kanina. Solid, solid yung labang kanina. Matatangay sa may matang lawin, talagang matatanga ka, oh. Puta, matapatan mo ko malabo, matambangan sana sa kanto. Sa labas, matanungan mga tambay na may matatalas na bolo. Puta, di ba? Yung ina-expect ko sa kanya, yun yung nangyari at syempre parang naging effective yung nasulat ko para sa kanya at pinaghandaan. Feeling ko like
round 1 at 2 para sa akin, nanalo ako. Para sa akin lang, kaya na ino. Yeah, parang sa round 3 parang inano ko na kailangan may speed ko talaga tong nang maayos, kasi pag mas speed ko nang maayos yung round 3 para sa akin, panalo. Kaya from 1 minutes naggubat, nag-ahon, nagawa ko yun ng isang taon, Mr. Mid-Tier. Kaya di na ako magugulat kung makasali ako sa isa buhay next year. Baka naman bars, bitch. Yun yung mga ginagawa. Abangan nyo, subscribe ko sa channel ko. Sa lahat ng digital music platforms na alam nyo, nandun yung pangalan ko, Onax. Search nyo lang, capital lahat ng mga letter. Tapos, yung mga music video ko lahat nasa YouTube. Bala kong gamin sa 2024. Kung mabibigyan pa din, battle lang ng battle. Pag mai-invite ka sa mga local scenes, battle lang din ng battle. At bala kong gumawa ng mga solo tracks sa 2024. Like, maging, yeah, yung super duper rapper. Mensahe para sa lahat ng mga nanonood sa akin, dire-diretso lang. Sana huwag kayong magsawang tumangkilig sa suporta, yun lang. Yeah, patuloy lang kayong sumubaybay. Tangina, mas gagalingan natin, lalo na sa 2024. Tangina.